Hello mga ka-learners! It's me, Kuya TEN! At welcome po sa aking YouTube channel! At bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayong pakisubscribe ang aking YouTube channel at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong learnings ni Kuya TEN! At dahil sobrang trend ngayon ang vlogging or yung video vlogging, ngayong araw tatalakayin po natin ito, ang 10 popular types of vlog. Ang video vlogging ay isa sa fastest growing content sharing strategies in the web. Kung saan, ang pangunahing konsepto sa pagpapahayag nito ay sa pamamagitan ng video. Ito ay isang paraan upang ma-express ng isang tao ang kanyang creativity, maipahayag at ma-share ito sa iba. At malaking strategy ito para ma-promote ang isang bagay o business sa pamamagitan ng video. Pero ano nga ba ang batayan ng isang successful at most viewed vlogger? Ang sagot dyan ay content. At sa video ito, tampok natin ang 10 sa ilang uri ng vlog or content na pwede mong basihan at i-apply sa iyong pagsisimula ng vlog. Kaya tutok lang mga ka-learnings at sisimulan na natin. Number 1. Music and Dance. Bilang sila ay mga kilala at bihasa sa larangan na ito, YouTube musicians, singer or songwriters, choreographers, and dancers all fall within the music and dance category. Sila ay mga kadalasan na engaged sa music ay nagtatampok ng covers ng mga popular na kanta at mga original compositions. Sa creative dance naman, kadalasan nagsishare sila ng sariling routines ng sayaw at dance tutorial. Karamihan din sa kanila ay ginagawa nila ng sariling version ang mga sikat na dance music. Number 2. Comedy skit or prank. Sino ba ang hindi mapapangiti kapag nagsimula na magpatawa ang paborito nating komedyante? Ang YouTuber na may ganitong content ay kilala sa pagiging masiyahin at may maabilidad pagdating sa mabilisang pagbato ng punchline na tiyak ikaw ay mapapatawa. For good comedy skit, eto yung videos na popular at patok sa mga manonood. Bilang isang Pilipino, likas sa atin ang pagiging masiyahin at palatawa. Kapag ikaw ay isang natural na may sense of humor na komedyante, ay pwedeng-pwede ka sa content na ito. Kapag nagustuhan ni viewer ang video mo, maaaring i-share niya ito. At isa yon sa potential na mag-viral ang video mo. For good pranks naman, be more cautious lang po tayo sa pagpa-prank. Kailangan lang natin maging advanced thinker sa kung ano ang posibleng mangyari sa ating gagawing prank. Dobling ingat lang po sa pagpa-prank ha! Number 3. Travel vlog. Two types of video blogger. Una, yung creator na highlight ang travel experiences through videos. At pangalawa, detailed vlogs. Yun yung sa bawat lugar na pupuntahan niya ay detalyado niyang ikikwento ang mga pangyayari. Ito yung vlog na isoshowcase mo ang isang lugar na pupuntahan mo. From your preparations, transportation, landmarks, activities or adventure, food, ang culture, at syempre yung mga magagandang tanawin. At huwag niyo po kalimutan isama sa vlog ang mga taong nakilala niyo sa lugar. It might be your tour guide o kaya naman ay kapwa turista or even locals. Makakadagdag po yun sa flavor ng inyong vlog. Lahat po yun dapat maisama mo sa vlogs. Number 4. Gamer. Ang YouTube ay naging isang popular gathering place ng mga video game enthusiasts o yung mga taong mahihilig sa video games. Ang video game platform ay isang big market.
ang video format na kadalas nang ginagamit ng isang gaming YouTubers ay ang Let's Play video, kung saan nakarecord ang kanilang screen habang naglalaro ng video game. Nakakatulong sila para ma-improve ang skills at techniques ng gaming viewers. Nakakapagbigay pa sila ng entertainment sa mga gaming-focused audience. Number 5. Beauty and Fashion. Most of us likes to look beautiful, fit, and healthy. At isa ito sa biggest market for different types of product. Bilang isang YouTuber, you are targeting this market. It's specialized on clothing and beauty products. Kung gusto mo itong klase ng video, dapat alam mo kung ano ang ginagawa mo at ang produkto na itatampok sa video mo. Mas advantage dito kung ikaw mismo ay maganda, physically fit, at healthy. Mas maganda rin na ang produkto o bagay na itatampok mo ay yung mga produktong ginagamit mo na para mas makakapagbibigay ka ng maayos at saktong impormasyon tungkol sa product. Number 6. How to an educational. Kung ikaw ay may gustong malaman o gustong maunawaan, bukod kay Google, kanino ka maghahanap ng kasagutan? Yes, kay YouTube. If you can make a video showing how to do certain things, mahahanap ka ni viewer through YouTube search. Tulad ng ibang video, kung ang video mo ay very helpful, it will get lots of views. Lalo na kung ang video mo ay about education. Usually, ito ay pinapanood ng paulit-ulit, lalo na ng mga bata. Malaking tulong ito sa iyong view count. Ito ang content na sobrang nakakatulong, lalo na sa mga bagay na hindi pa natin lubusang nauunawaan. At nakakadagdag pa ito ng kaalaman para sa ibang manonood. Number 7. Review an unboxing product. Bago bumili ang isang tao ng bagay na kanyang nagugustuhan, they want to know more about the product. At gusto nilang makita kung ano ang nilalaman sa packaging bago sila bumili nito. Doon ka ngayon papasok. You are providing that service. Kung makakagawa ka ng very informative and honest review of the product, this type of video do well. Mostly, ang nire-review ngayon ng mga blogger ay yung mga in-order nila online. Magbibigay ka ng review or comments or kahit suggestions doon sa produkto na bubuksan mo. Magmula sa delivery service, sa packaging, sa produkto mismo, how it works, the do's and don't, at kung ano ang overall review mo sa bagay na itinampok mo sa unboxing vlog mo. Number 8. Cooking. Cooking YouTubers are an excellent source for new recipes. Ang itong content ay nagtuturo sa viewers kung paano mag-prepare at magluto ng pagkain sa pamamagitan ng cooking tutorials. Sa katunayan, ang food vlogging sa YouTube ay nasapawa na ang mga cookbooks at cooking shows. Isa ito sa bagong paraan para matuto ng iba't ibang recipe sa pagluluto ay ang pag-search sa YouTube. Dito, makakakuha ang viewer ng iba't ibang idea sa pagluluto at mga bagong recipe na tiyak papatok sa mga manonood. Number 9. Makeup tutorial. Millions of women and men learn how to create stunning new looks. Meron tayong kakaibang satisfaction about watching someone doing entire makeup routine mula sa umpisa hanggang sa katapusan at makita ang transformation ng makeup ng nasabing tutorial. Tayong mga Pilipino ay likas na nasisiyahan sa mga magaganda at mahilig magpaganda. Kung kaya, ginagawa natin ito sa ating sarili at i-share sa iba ang talentong ating nalalaman sa pamamagitan ng makeup tutorial. At kung ikaw ay nagtataglay ng ganitong talento, pwede mo itong gamitin sa pamamagitan ng pagbablog na content ang nasabing talento. May iba tayong mga ka-learning.
Napansin nyo na ba yung maliit na white rings sa mata ng beauty YouTubers kapag sila ay nag-a-apply ng makeup or sa pag-aayos ng kanilang buhok? At tayo ay napaisip kung ano yun. Na dati, ang buong akala ko ito ay dahil sa contact lens na gamit nila. Well, thanks to that invention called ring light that provides a soft and glow to your skin na napakalaking tulong ngayon sa mga YouTubers para sa kanilang video vlogging shot. Number 10. Family. Family YouTubers ay naging kilala sa larangan ng pagbablogging dahil sa pag-share nila ng kasiyahan at challenges ng kanilang pamilya in public sa pamamagitan ng pagbablog. Usually, ang magulang o mga magulang ay gumagawa ng family channel at nagpo-post ng videos in form of vlogs. Tampok nila dito ang kanilang daily activities at mga masasayang bonding sa mga bata. Highlight dito ang pagpapalaki nila sa kanilang mga anak tulad ng first day of school at achievements ng mga bata. Tampok din nila dito ang everyday challenges at struggle ng kanilang pamilya. So ayun mga ka-learner, naitampok natin ang 10 sa ilang uri ng vlog or content na pwede nating basihan at i-apply sa ating pagsisimula ng video vlog. Konting advice lang mga ka-learner, pumili po tayo ng content na akma sa inyong personality at hindi dahil gusto nyo lang ang ganitong content. Minsan kasi, ang isang bagay, kahit anong ganda ng pagkakagawa mo dito, pero kung hindi naman pala bagay sa'yo, at the end of the day, walang magkakagusto sa'yo at walang magkaka-interest na manood sa video mo. I hope na meron kayong natutunan at nakuhang tips para sa pagsisimula ng inyong video vlogging. Sana sa mga susunod pang video at learnings na ating itatampok ay magkakasama pa rin tayo. At hangad ko po ang tagumpay nating lahat. Thank you mga ka-learners!